So sabi ni ano, sabi ni Richard Hedarian, political analyst. Sabi niya, Maharlika Wealth Fund, Maharlika Wealth Fund, a trust issue. Ayan. So sabi niya, the same way as the Mama Sapano and Yolanda issues were weaponized by the other side of the Aquinos, in the same way people wanna use Dolomite Beach expenditure, this Maharlika Wealth Fund could potentially become that. Konti na lang yung resources mo. Assuming yung may surplus tayo, this could be politically very explosive. And then let's not forget, there is baggage issue. If this administration first dealt with the trust deficit issue, resolved some of the baggage attached to the ruling family, then we can move forward. Sabi ni Jawad Hedarian. Richard Hedarian. Ayan. Ito yung problema ko dun sa ano, comment ni Professor Hedarian. Sabi niya may trust issues. Prof, nasa po kayo nung May 9, 2022. When BBM got 31 million votes, pinagkatiwalaan na po siya. Ano po sinasabi niyong trust issue? Diba? O pagkatapos yung mga naglalabas ang survey, yung trust rating ng presidente, ang taas-taas. Ano po yung sinasabi nyo na trust issue? Magkaiba po kasi yung ano eh. Hindi mo po pwedeng sabihin na yung Mama Sapano, yung ganyan-ganyan, pwede raw ma-weaponize in order to ano. Yung sa Mama Sapano, ang naging result nun, hindi nanalo yung kandidato nila Pinoy nung mga yellow politicians, di ba? Yung sa Yolanda, yung ganyan-ganyan, yung sinasabi niyong weaponize, ganyan-ganyan. Yung sinasabi niyong weaponize. Ang naging result nun, hindi nanalo yung mga kandidato niyo. Hindi nanalo si Lenny, hindi na, yung kabrand nila ng politics. Hindi nanalo yung mga yun. Ngayon, yung issue niyo sa Marcos, 36 years niyo nang weaponize. And yet, nanalo siya noong May 2022. So I do not really know kung ano yung parallelism nito, Prof. Diba? I think yung pong mas ano dito, no, yung mas issue dito, yung issue is not really coming to, ano, is not really about the Marcoses. I think the issue here is that the level of understanding of common Filipino is not that ano no is not that wide when it comes to investment. Hindi naiintindihan ng mga tao yung mga nakapag-aral at hindi nakapag-aral, actually both, no, kahit yung mga nakapag-aral na hindi naman ano, hindi naman familiar sa mga financial transactions, kahit sila nalilito dito sa wisdom ng Maharlika Investment Fund, 'di ba? Kahit sila parang they cannot understand the concept of investment risk. They cannot understand the concept of yung sovereign wealth fund, yung paghanap natin ng ways in order to increase our wealth. 'Di ba? Hindi nila ano 'yan, hindi nila naiintindihan kahit aral na eh yung iba mga professor, 'di ba? Naiintindihan din, 'di ba? I think the problem comes there, not really sa trust issue sa government or trust issues sa Pangulo, kay Bongbong Marcos. Hindi po yun. Okta Research said, 85% believe that we are heading the right direction. So ibig sabihin, naniniwala po sila sa mga pulisiya ng Pangulo. I really do not think where this is coming from. Hindi ko talaga maintindihan. Pero yun yung sinasabi nila, na eh, kasi ang i-appoint niyan ganito, eh hindi kasi ang i-appoint niya, eme, ganyan-ganyan. Hindi, tingin ko parang ano eh, yung kinoconfine nyo po sa na ganun kasimple yung problema. I don't think it is. I beg to disagree, Prof. Hedarian. I don't think ganun po siya. Ang tingin ko po, kaya po tayo nagkakagulo sa Maharlika Investment Fund ay dahil marami po, malaking parte po ng populasyon natin ay hindi naiintindihan yung financial structure ng GFIs natin. Hindi nakakaintindi ng mga financial transactions
at hindi nakakaintindi ng tinatawag nating mga investment risk. Yun po yun. Yun po yun. Ayun. So anyway, kung mag-distrust man kayo, kung mag-distrust man kayo sa kay Bongbong Marcos or whatsoever, if 4% lang naman kayo eh. Diba? Ang unti-unti nyo lang. Eh, we are in a democratic country. So your distrust is not gonna do anything. Diba? Walang bat-bat po yung distrust ninyo. Talo kayo eh. Talo kayo. Kailan kayo magsisink in sa inyo yan? Talo kayo! Talo kayo. So, diba? Ngayon, you want to weaponize this? Go ahead. Tingnan natin kung gaano kayo karami. Diba? Tingnan natin kung gaano kayo karami. Yun ang anuhin natin. Yun ang pag-usapan natin. Gano'ng kayong karami kaya niyong mag-EDSA because of Marlica Investment Fund? Di pakita niyo, go. Di ba, ilan lang ba kayo? Di ba? Ilan lang ba kayo? Ngayon, I think a lot of people are willing to give Marlica Investment Fund a chance. A lot of people are willing to hear kung ano yung gusto nitong i-offer. And sa akin, that's good enough. Let's discuss it. Pag-usapan natin siya. Ang nakakabwisit is yung outright i-deny natin. Gusto natin ng serbisyo sa bayan natin. Gusto natin ng mga services na ma-extend sa mga kababayan natin. Eh, kailangan natin ng pera for that. Now, when the government is looking for some ways on how we can extend services dun sa mga tao natin, ayaw nyo naman. Diba? Eh, dapat po, yung mga criticisms natin, constructive. Eh, kaso, hindi eh, yung sa banat pa lang na, oh, the way that it is going to be weaponized, bakit Mama Sapano issue and Yolanda issue, sige, sakyan natin yung sinabi mo na weaponize yun against the yellow politicians. The result of that, see, yung hindi ko nakokontrahin yung weaponize emerut nyo ha. Sabihin na natin na ganun na nga. Nag-result yun na hindi nanalo yung mga yellow politicians. Ilan na lang ang yellow politicians sa Senado. Diba? Konting-konti na lang kayo. Ngayon, in the same manner na weaponize ninyo ang lahat ng issue against the Marcoses, despite that, nanalo pa rin sila. So how can you talk about trust issues? Diba? Yung distrust from the weaponization of issues na binato nyo sa mga Marcoses, na-overcome na yun ni PBBM noong May 2022. So, ano pa? Diba? Ano pa? So, tama na. Ayan. Pero abangan ko pa rin, Prof, bardagulan niya ni JC Punong Bayan. Sino ang ano, kaninong espada ang huling tatayo? Ganyan. Ayan. So, tingnan natin kung sino ano, kung ano mangyayari dun sa bardagulan yung dalawa. Inaantabayanan ko po yan. Dahil, ano, gusto kong... I do not like ano no. Ay, parang feeling ko di ko makikita si Richard A. Daria ng mata sa mata doon sa politics niya at saka yung sa mga analysis niya. Pero yung mga times na okay naman siya. So between him and JC Punong Bayan, naaliw ako pag binabardagol niya si JC Punong Bayan ng wagas. Kasi si JC Punong Bayan talaga wala talagang sense. Yung parang willing na willing talaga siyang magpakabobo para kay Mama Leni. Willing na willing talaga siya magpakabobo para kay Mama Leni. So, ayan. So, nakakatawa lang. But anyway, ano, still on the Marlica Investment Fund.
Hello, 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 hello. Good evening, everyone. Good evening, everyone. Joey De Vivre, sa ngalan po ni Mark Ramos at ng Team Mark Ramos Vlog. Good evening sa ating lahat. Ayan. May mga early bird tayo, si Tito Dennis at saka si Egay. Ayan. Hello. So, pa-share naman po sa mga bago po sa Mark Ramos Vlog. Pakishare naman po ang live so that we will be able to get more audience at marami tayong makatsikahan ngayong gabi. Also, share, like, and follow yung aming mga social media accounts. Mark Ramos Vlogs FB, Mark Ramos sa FB, Mark Ramos sa YouTube. So, follow lang po, subscribe, and you can also follow us. Ako po ang inyong lingkod ay pwede niyo pong i-follow sa TikTok, Joey De Vivre 420, at sa FB, Joey De Vivre and TLWJK. Ayan. Sa TLWJK po, kasama ko po dyan si Coco Locoy. Ayan. Tambayan po namin yan para kami mga barkadahan na nag-uusap-usap sa politika. May bardagulan, may sagutan, pero laging nakafocus sa issue. Ayan. Ganun naman yan. Pero maalo kayo dyan sa mga conversation dyan. Matagal yan eh. Pag nag-live kami matagal. Pero hindi kasi masyadong seryoso na ano. Seryoso kami sa topic. Nagdi-discuss talaga kami, nagre-research kami, ganyan-ganyan, nag-uusap-usap. But the thing is, sa TLWJK, no, kausap talaga namin ng harap-harapan yung mga opposing views. Yan. Ine-encourage talaga namin na interactive po kasi yan eh. Kung kunwari meron kayong different point of view, maaari kayong umakyat at makipag-diskusyon sa amin, makipag-usap, makipag-bardagulan if you like. Ganyan. Ayan. So, ayan po, no? Share po natin ang live natin para ano, marami tayong ma-capture na audience. Ayan. So, maraming salamat sa mga TikTok barkada. Ayan, na nandito ngayon sa live. Ayan. Good evening, good evening, good evening, everyone. Ayan. Actually, very quick, no? Today, meron tayong pag-uusap mostly about Maharlika Investment Fund because unti-unti naglalabasan yung mga issues dito. Marami tayong natututunan araw-araw kung papaano ito. So, kapag ka tinalakay ito sa camera, itong Maharlika Investment Fund, mas maiintindihan natin kung para saan, ano ang mga vulnerabilities nito, ano ang mga advantages nito, at bakit ito makakabuti sa bansa, bakit ito hindi makakabuti sa bansa. Mga ganong bagay, no? So, nakakatuwa na maraming issue na lumalabas dito at maraming mga opinion ang ating nakakalap. At yung mga importanting players dito sa Maharlika Investment Fund, nagsasalita na. Ayan. So, pag-usapan natin yung statement ni Ben Jok, no, tungkol dito sa Maharlika Investment Fund. Pag-usapan din natin yung mga kritisismo ng mga government critics tungkol sa Maharlika Investment Fund. Especially sinasabi nila na trust daw yung magiging factor dito sa Maharlika Investment Fund. May statement yan si Richard Yeo, si Professor Hegarian. Meron siya statement dyan. But I think yung statement niya is pina-echo most rin ng mga ibang against doon sa Maharlika Investment Fund. So, pag-usapan natin. We're also going to talk about SSS and GSIS kasi naglabas na sila ng statement nila and they are very supportive sa Maharlika Investment Fund. So nagbigay sila ng input on how they envision Maharlika Investment Fund to work. Ayan. Pagkatapos, yung World Bank din po ay natanong ng media tungkol sa intention ng Pilipinas to do a Maharlika Investment Fund. Pag-usapan natin kung ano yung naging response ng Maharlika at ng World Bank on Maharlika on the sovereign funds of the Philippines. Na pinaplano ng buuin. Ayan. And then lastly, we're going to talk about yung thesis ID natin. Yung thesis ID natin, no, sobrang delayed na nito, sa totoo lang. Sobrang delayed na. So, ano nangyari dito? Ayan. So, ilang beses na actually itong kina-call out ni TVBN yung sa thesis ID.
I am not so sure if this time around it's for real. Pero tagal-tagal na po eh. Sana po dumating na po yung mga ID namin. Ayan. Ayun, no? Anyway, very, very quick, before we start our topic, ano lang, no? Mabilis na balita lang. Si Ivang Navarro, nakalaya na. 6 PM daw. Nakalabas na siya. Si Ivang Navarro, nakalaya na. Nag-bail siya ng 1 million. Nag-bail siya ng 1 million. Tapos, ayun, nakalaya na siya. Sinundo siya ng asawa niya, ganyan. So, and lumabas na yung order of release niya. And now, meron na siyang temporary liberty. So, habang dinidilig ang kaso niya, nasa labas siya ng detention facility. Ayan. So, babalik yata siya sa Showtime. I'm pretty sure. Ayun. So, I'm not so sure kung ano kayo, no? Kung Team Denise Cornejo kayo or Team Bong Navarro. Ayan. Tagal na nitong issue na ito. Tagal na ito ng anin. To be honest, no? Nung lumabas kasi itong issue na ito kila Bong Navarro at kay Denise Cornejo, medyo nabulag ako dito ng mainstream media na parang I believe the assumption that the mainstream media was trying to push during that time. So I really thought na parang, nag-gumagawa lang ko ng story sa Denise Cornejo or something like that. But I think at this point, it's really better to just allow the hayaan na lang natin gumulong yung justisya para malaman natin kung sino talaga yung nagsasabi nito. Ayan. So this is going to be a very difficult battle for both kay Denise Cornejo at saka kay Bong Navarro. And let's just wait and see what's gonna happen to this. Ayan. Okay! Ayan! Eto na. Ang tawag dito. Si Ben Joke, no? Meron siyang keynote na ano? Teka lang, ha? Ay, ayan. Ay, teka, sorry. May background music ba? Teka lang ha. Ayan. Teka lang ha. Sorry. Ayan. Ikaw pansin na mayroong background music. Ayun, sorry na, pasensya na. Ayan. Opo, ayan. Naka-bail kasi inargue ng company Navarro that the guilt is not strong. Sabi ni Thick Walls, ayan. Ayan, okay. So okay na ba? Okay na ba yung background music ko? Pasensya na. Minamessage ako ng mga director ko. Inaakro yung background music. Sorry naman na. Ayan. Okay. Ayun, no. So, I'm pretty sure nakita niyo na yung tweet na nagsasabi. Yung tweet lang 'yon eh, tapos sinabi na si tinawag ni Ben Joke, no, na yung critics ng Maharlika Investment Fund ignorant. Sabi niya ganoon. Ang dami nag-react dito eh, So 'yan. So tinawag ni Ben Joke na ignorant yung mga nagsasabi na yung mga magkikritisay sa Maharlika Investment Fund. Sabi niya, maraming mga ganon nagko-comment na hindi pa nababasa ang bill. Out of ignorance, magko-comment ka. Ayan. Ito. Actually, itong sa event na ito, in-explain ni Ben Joke, no, the Secretary of Finance, Ben Joke, no, that BSP has too much reserves that could be used for Maharlika Fund. So sabi niya, madami daw tayong gross international reserves.
Asa ngayon daw, 7.5 months ang worth ng reserve na meron tayo. At ang preferred daw na magkaroon tayo is just 3 months worth. So yung excess dun sa 3 months, it could have been used for investment. Yun yung sinasabi niya. Ayan, yun yung sinasabi niya. So ngayon, ito yung sabi niya, no? May mga investment leads siya na sinasabi dito. Sabi niya, joke na said that the idea of sovereign wealth fund was not new. Okay? Eh, teka, nakikita niya ba? Ayan. And he had thought of it while he was still serving as the governor of BSP. So matagal na raw niyang pinag-iisipan to. Nasa BSP pa lang daw siya. Sinasabi na daw niya yan. Noon pang nag-umpisa yan, at that time we had $110 billion reserves. Eh, ini-invest namin sa abroad. Eh, pagka nag-return, ang baba-baba. Maraming projects dito na ang return is 20%. Sana nagamit na namin yung yon pagka may welfare fund. Ayan. So, may sinasabi si Jock noon, no, na mayroong mga investment opportunities na sana na nagawa. Kasi hindi nga nagawa. Kasi kailangan nilang ilagay yung mga investment doon sa mga investment programs na mababa lang yung return. Ganyan. I'm not so sure what he is exactly talking about. But maybe because limited nga yung power ni BSP to do things like that. So, sinasabi niya na sayang yung mga opportunity. Ayan. Dito sa interview na to, actually, si Medalia nagpakita ng concern. So sabi niya, si BSP Governor Felipe Medalia, siya na kasi ngayon yung nasa BSP eh, siya na yung BSP Governor, na he was concerned about the Maharlika's Fund's potential impact on dollar reserves along with the central bank's independence. Yun daw yung concern niya. Yun daw yung concern niya. Actually, sa totoo lang, yung mga criticism about Maharlika Investment Fund, okay lang naman yun eh. Like for example, yung kay Medalia na kinikriticize niya na ang concern niya dyan, how BSP is going to maintain its independence, anong mangyayari dun sa dollar reserve ng natin, ganyan-ganyan. And those are the things that needs to be addressed when we deliberate it in Congress. Yun yung mga dapat sagutin pag nasa Kongreso na tayo, di ba? Yun yung dapat na anuhin, yun yung dapat na napag-usapan. And for me, those are valid. Ang nakakairita lang naman, yung mga nagko-comment na hindi naman kasi, di ba, yung they do not want to talk about Maharlika Investment Fund at all. Gusto nila scrap agad. Gusto nila scrap agad. Ayan. So ngayon, sabi ni Medalia, if they say they will take a central bank's dollars, then what will you use now if your reserves are reduced because they've been taken for the wealth fund? Ayan. Ayan, so I think kailangan nila mag-usap ni Jokno. Kasi sabi ni Jokno, ang desired is 3 months. So kung meron kang 7.5 worth na dollar reserve, what is there to worry? Diba? I think they have to talk about it. So sana mapag-usapan yan pag nasa Kongreso na yung mga concerns na yan ni Medalia. Ayan. So, ayun. So, isa pa sa inaano ni Medalia is yung repeat daw ng One Malaysia Development Berhad. Ayan. Yun. Concern daw yun ni Medalia. Ayan. So, yeah. This is something that we should talk about pagdating ng deliberation yan sa Congress. Ayan. Ngayon, nag-comment tong si nag-comment ngayon, sumagot ngayon si si Ben Jok, no. Pero sabi niya, hindi naman daw siya nagre-refer kay Medalia dun sa answer niya. Sabi niya, maraming mga ganon. Nagko-comment na hindi pa nababasa ata yung bill. So out of ignorance, nagko-comment. Ayan. Feeling ko Gina siya. Nagigil na si si Ben Jok, no. Kasi ito yung problem. Sa Pilipinas kasi, konti lang naman, very, very little lang yung financial literacy. Yung population nga natin, huge part of the population is unbanked. Walang savings account. Walang bank relationship at all. Pagkatapos we're going to talk about investment. So isa to sa mga challenges ng Maharlika Investment Fund.
dahil marami ang hindi nakakaintindi sa mga financial processes, yung mga nag-fearmonger on the Maharlika Investment Fund, maaaring makuha nila yung simpatsya nitong mga tao na to. So ngayon, yun yung tina-take advantage ng mga anti-Marcos. They do not see the wisdom of the Maharlika Investment Fund. Rather, they just take it as an opportunity para mag-fearmonger, takutin yung mga tao. Yun yung problema, yun yung nakakalungkot. Kasi I really hope that we're going to talk about Maharlika Investment Fund. Yung walang bitterness. Let's look at the good side and the bad side of it. Now, ang problema kasi, ang mga nilalabas nila ng mga issue dyan, tungkol dyan sa Maharlika Investment Fund. Oh, it's too risky or it's too ganito o ganyan-ganyan, eme-eme. Remember si Justice Carpio, sinasabi pa niya, unconstitutional daw yung Maharlika Investment Fund. Kasi ba't mo raw ini-invest yung pera ng mga members ng SSS and GSIS? You know, of course, that's that's former Justice Carpio. Matalino yan. I mean, I'm pretty sure in one way or another, meron yang basis. Pero kasi parang ang sir, may tanong po ako. Kung bawal, kung unconstitutional na ine-invest ng SSS at saka GSIS yung pera ng mga contributors, eh bakit sana nag-i-invest niya yun? Bakit hindi ko po naririnig yung na meron kayong problema sa SSS at GSIS for engaging in different investment activities? Si GSIS nga, mas bongga pa eh, kasi may mga equity investments yun eh. Meron siyang investment sa San Miguel, sa ASEN. Nag-ano yun, may mga stocks yun eh. Diba? Eh, this is government, 'di ba? This is government initiated wealth management program. Pagkatapos itong mga investment ni SSS at saka ni GSIS, may mga private investments sila. 'Di ba? Pagkatapos ito unconstitutional pero yung existing na ginagawa ng SSS at saka GSIS hindi. And nobody's running after GSIS and SSS na parang, "Hoy, i-shutdown natin 'yan or it is i-scrap natin yung repeal natin yung charter ng SSS at saka ng GSIS." I don't hear anything na ganoon, 'di ba? So parang feeling ko parang Justice Carpio naman. Anyway, it is the same Justice Carpio na nagsabi na 203 billion pesos ang estate tax liability ng mga Marcoses na pinaniwalaan naman ng mga anti-Marcos, at ito rin yung siya rin yung pinanggalingan ng at naging basihan ng mga Marcos critics na diyan na lang kunin yung yung sa tax liability niyo, pero wala. 'Di ba? Parang nakaka-disappoint yung ganun, no? Yung syempre they are regarded dahil nga former justice, 'di ba? They are regarded highly. Dahil hindi naman basta-basta pinag-aralan itong mga tao na to. Kaso nga lang, sir, do you really expect na maluloko niyo po kami? Diba? Although, yung sinabi niya kasi, hindi naman siya nag-fake news doon sa sinabi niya ni Justice Carpio. Yung pag-analyze niya ng estimated estate tax liability ng mga Marcoses, ay kinumpute niya yung final and executory na estate tax noong 1991, inad niya yung interest, surcharges, and penalties until umabot ng 203 billion. Ganun yung ginawa niya. So, ibig sabihin may basis siya. Eh, kaso nga lang, sir, hindi nyo man sinama yung amnesty. Di ba? Meron ng amnesty eh. Sa mga estate tax na hindi napagbayad before nung train law. May amnesty na 6% na lang nung estate, yung magiging estate tax mo, ganun. Ewan, hindi naman sinama sa computation yun na yun, computation nyo yun. So parang, ang kinuha lang nila, yung nakakatakot na 203 billion na amount, which is hanggang ngayon, ginagamit ng anti-Marcos at pilit na sinasaksak sa issue ng
Maharlika Investment Fund. Diba? Ayan. So anyway, ayun. So, gina-gina si, ano, si Benjok no sa inyo. Ayun, huwag daw kayong mag-comment pag di nyo pa nabasa yung bill. Diba? Huwag muna kayong mag-comment pag di nyo pa nabasa yung bill. Kung di nyo nabasa, kinig-kinig lang. Diba? Kinig-kinig lang. Ayan. That is why, sa totoo lang, ako personally, medyo, I'm pretty sure baka meron silang ano doon, strategy doon. Kasi diba nagsalita si Aimee Marcos dyan agad-agad. I really felt na siguro dapat hindi muna nagsalita si Manang Aimee about Maharlika Investment Fund kasi hindi pa naman niya nabasa. Hindi pa naman niya nabasa. Pero ako kasi, hindi naman ako kinakabahan kay Manang Aimee. Kasi, mas okay nga yun eh. Para pagka napunta sa Senate yung, ano, na Senate yung Maharlika Investment Fund, o digisahin niya, tanungin niya ng tanungin, and I know that at the end of the day, Aimee Marcos is going to position herself doon sa tama. Diba? So pag naliwanagan siya, I'm pretty sure, hindi siya yung parang mag-ironclad position na kahit meron na siyang mga hawak na facts at mga ebidensya na at mas naintindihan niya ito at mas naintindihan niya ang mga advantages nito, I don't think she's not going to give in and support the investment fund. So, siguro sagutin lang yung mga agam-agam nitong mga senador na ito. Ganyan, pag-usapan ng mabuti, that's what we want. That's what we want. Ang visit lang talaga is, yun nga, yung mga sinisigaw ng mga militanteng grupo na huwag siyang pag-usapan, di ba? Na para iscrap siya altogether na huwag yan, magiging ganito lang yan, magiging ganyan lang. Ayan, ayan. Ayun. So, yun yung nakakapika. Yun yung nakakapika talaga. Dun ako bubuisit. Ayan. Ayun lang. Ayun. Okay, so anyway, teka, punta tayo dun sa ating susunod na topic na hindi ko pala naibaba yung aking Zuri na. Okay. Na hindi ko pala naibaba ang aking screenshot. Ayan. Ayan. Teka lang ha. Teka lang. Diyan lang kayo. Kaya aalias. Ayun. Si Darian kasi, meron siyang sinabi about ano, Maharlika Investment Fund. And ito, narinig ko na to sa maraming ano, no, sa maraming critics din. Pero sige, sahil siya yung prominenteng anti-Marcos dito. Pakita natin yung quote card niya. Ayun. Ayun. At teka, habang inaano ko, no, gusto ko lang nabatian yung aking mga tropang TikTok dyan. Mga tropang TLWJK na nandyan sa comment section. Ayan. Maraming salamat sa pag-suporta lagi, gabi-gabi. Ayan. Okay, eto. So sabi ni Richard A. Darian, political analyst. Sabi niya, Maharlika Wealth Fund, Maharlika Wealth Fund, a trust issue. Ayan. So sabi niya, the same way as the Mama Sapano and Yolanda issues were weaponized by the other side of the Aquinos, in the same way people wanna use Dolomite Beach expenditure, this Maharlika Wealth Fund could potentially become that. Konti na lang yung resources mo. Assuming yung may surplus tayo, this could be politically very explosive. And then let's not forget, there is baggage issue. If this administration first dealt with the trust deficit issue, resolved some of the baggage attached to the ruling family, then we can move forward. Sabi ni Javad Haydar yan. Richard Haydar yan. Ayan. Ito yung problema ko dun sa ano, comment ni Professor Hidarian. Sabi niya may trust issues. Prof, nasa po kayo nung May 9, 2022. When BBM got 31 million votes, pinagkatiwalaan na po siya. Ano po sinasabi niyong trust issue? Diba?
O pagkatapos yung mga naglalabas ang survey, yung trust rating ng presidente, ang taas-taas. Ano pa yung sinasabi nyo na trust issue? Magkaiba po kasi yung ano eh, hindi mo po pwedeng sabihin na yung mamasapan, no, yung ganyan-ganyan, pwede raw ma-weaponize in order to ano. Yung sa mamasapan, ang naging result nun, hindi nanalo yung kandidato nila Pinoy, nung mga yellow politicians, di ba? Yung sa Yolanda, yung ganyan-ganyan, yung sinasabi niyong weaponize, ganyan-ganyan. Yung sinasabi niyong weaponize. Ang naging result nun, hindi nanalo yung mga kandidato nyo. Hindi nanalo si Lenny, hindi na, yung kabrand nila ng politics. Hindi nanalo yung mga yun. Ngayon, yung issue nyo sa Marcos, 36 years nyo nang weaponize. And yet, nanalo siya noong May 2022. So I do not really know kung ano yung parallelism nito, Prof. Diba? I think yung pong mas ano dito, no, yung mas issue dito, yung issue is not really coming to, ano, is not really about the Marcoses. I think the issue here is that the level of understanding of common Filipino is not that, ano, no, is not that wide when it comes to investment. Hindi naiintindihan ng mga tao yung mga nakapag-aral at hindi nakapag-aral, actually both, no, kahit yung mga nakapag-aral na hindi naman ano, hindi naman familiar sa mga financial transactions, kahit sila nalilito dito sa wisdom ng Maharlika Investment Fund, 'di ba? Kahit sila parang they cannot understand the concept of investment risk. They cannot understand the concept of yung sovereign wealth fund, yung paghanap natin ng ways in order to increase our wealth. 'Di ba? Hindi nila ano 'yan, hindi nila naiintindihan kahit aral na eh yung iba nga mga professor, 'di ba? Naiintindihan eh, 'di ba? I think the problem comes there, not really sa trust issue sa government or trust issue sa pangulo kay Bongbong Marcos. Hindi po 'yun. Octa Research said 85% believe that we are heading the right direction. So ibig sabihin naniniwala po sila sa mga pulisiya ng pangulo. I really do not think where this is coming from. Hindi ko talaga maintindihan. Pero yun yung sinasabi nila na eh kasi ang i-appoint niyan ganito, eh hindi kasi ang appoint niya eme ganyan ganyan. Hindi tingin ko parang ano eh, yung kino-confine nyo po sa na ganun kasimple yung problema. I don't think it is. I beg to disagree, Prof. Hey Dorian. I don't think ganun po siya. Ang tingin ko po, kaya po tayo nagkakagulo sa Maharlika Investment Fund ay dahil marami po, malaking parte po ng populasyon natin ay hindi naiintindihan yung financial structure ng GFIs natin. Hindi nakakaintindi ng mga financial transactions at hindi nakakaintindi ng tinatawag nating mga investment risk. Yun po yun. Ayun. So anyway, kung mag-distrust man kayo sa kay Bongbong Marcos or whatsoever, if 4% lang naman kayo eh. Diba? Ang unti-unti nyo lang. If we are in a democratic country, so your distrust is not gonna do anything. Diba? Walang bat-bat po yung distrust ninyo. Talo kayo eh. Talo kayo. Kailan kayo magsisink in sa inyo? Talo kayo! Talo kayo. So, diba? Ngayon, you want to weaponize this? Go ahead. Tingnan natin kung gano'n kayo karami. Diba? Tingnan natin kung gano'n kayo karami. Yun ang anuhin natin, yun ang pag-usapan natin. Gano kayo karami, kaya nyo mag-EDSA because of Maharlika Investment Fund? Di pa kita nyo, go. Di ba, ilan lang ba kayo? Di ba? Ilan lang ba kayo? Ngayon, I think a lot of people are willing to give Maharlika Investment Fund a chance. A lot of people are willing to hear kung ano yung gusto nitong i-offer. And sa akin, that's good enough.
pag-usapan natin, let's discuss it, pag-usapan natin siya. Ang nakakabwisit is yung outright i-deny natin. Gusto natin ng serbisyo sa bayan natin, gusto natin ng mga services na ma-extend sa mga kababayan natin, eh kailangan natin ng pera for that. Kailangan natin ng pera for that. Now, when the government is looking for some ways on how we can extend services dun sa mga tao natin, ayaw nyo naman. Diba? Dapat po, yung mga ano natin, yung mga criticisms natin, constructive. Diba? Yung mga criticisms natin, constructive. Eh kaso, hindi eh, yung sa banat pa lang na, oh, the way that it is going to be weaponized, Bakit ano? Bakit Mama Sapano issue and Yolanda issue? Sige, sakyan natin yung sinabi mo na weaponized yun against the yellow politicians. The result of that, see, yung hindi ko nakokontrahin yung weaponized emerut nyo ha. Sabihin na natin na gano'n na nga. Nag-result yun na hindi nanalo yung mga yellow politicians. Ilan na lang ang yellow politicians sa Senado. Diba? Konting-konti na lang kayo. Konting-konti na lang kayo. Ngayon, in the same manner na weaponize ninyo ang lahat ng issue against the Marcoses, despite that, nanalo pa rin sila. So how can you talk about trust issues? Diba? Yung distrust from the weaponization of issues na binato nyo sa mga Marcoses, na overcome na yun ni PBBM nung March, at nung May 2022. So, ano pa? Diba? Ano pa? So, tama na, ayan. Pero abangan ko pa rin, Prof, abangan ko pa rin bardagulan niya ni JC Punong Bayan. Ayan. Sino ang ano, kaninong espada ang huling tatayo? Ganyan. Ayan. So tingnan natin kung sino ano, kung ano mangyayari dun sa bardagulan yung dalawa. Inaantabayanan ko po yan. Inaantabayanan ko. Dahil, ano, gusto kong... I do not like, ano, no? Ay, parang feeling ko di ko makikita si Richard A. Daria ng mata sa mata dun sa politics niya. At saka yung sa mga analysis niya. Pero yung mga times na okay naman siya. So between him and JC Punong Bayan, naaliwa ko pag binabardagol niya si JC Punong Bayan ng wagas. Kasi si JC Punong Bayan talaga, wala talagang sense. Yung parang willing na willing talaga siyang magpakabobo para kay Mama Leni. Willing na willing talaga siyang magpakabobo para kay Mama Leni. So ayan. So nakakatawa lang. Nakakatawa lang. But anyway, ano-ano, still on the Marlica Investment Fund. Si SSS at saka si GSIS already made public statements that they support the Marlica Investment Fund. Ang panoorin niyo po yung ano, yung interview ni sa ANC yun eh, interview ng GSIS president. Sobrang nakakaaliw. Ay, hindi ko kasi siya ma-play, baka maka-copyright kami dito eh. Yung interview ni GSIS President Wick Veloso. Ayan. Pero syempre, ikukwento ko sa inyo dito ang kanyang, ang mga nangyari. Ayan. Okay. So pag-usapan natin 'to ng extensively. Pag-usapan natin extensively itong kay GSIS at saka kay SSS. Diba, ang problema nila sa Maharlika Investment Fund is that wag daw galawin yung pera na para sa pension nila. So that includes yung contribution at saka, ay, nandito pala si Rain. Hi, Rain. Ayan, at si Mami Laika. Ayan, nandito sila. At saka si Kuya Miko, nakatambay yan si Kuya Miko. Siya yung nag-message sa akin, sabi niya, ano, madam, hinaan mo yung background mo. Ayun. Hello. Ayun. So, back to the topic. Yung criticism nila dito sa ano? Criticism nila dito sa News 5. Sorry, sa SSS at sa GSIS. Yung fund daw niya, huwag gamitin kasi nalalagay raw sa risk. Sa risk yung dapat raw zero risk yung mga ganyan.
dapat daw ano, hindi daw nalalagay sa risk ang investment, ang contribution at pension ng mga miyembro ng SSS at saka GSIS. Which is very weird dahil ang SSS at GSIS ay ini-invest naman talaga ang mga contribution nyo. Ini-invest po talaga nila yan. So I do not understand bakit ano, bakit ganun yung sinasabi nila na hindi, may risk. Mga bakla, ngayon palang nire-risk na yung mga contributions nyo. Diba? Ano sinasabi ninyo, nagdadrama-drama kayo dyan? Mistake ako kasi nagko-contribute ako, emerut, ganyan-ganyan. Actually, pag pensionado ka na, wala kang masyadong risk kasi kung magkano yung pension mo, marireceive mo yun. Kung hindi mo marireceive sa SSS yun at saka sa GSIS, guaranteed, may sovereign guarantee yan. The Republic of the Philippines will still have to pay you. Ganun. Diba? Ganun yung nasa charter yun ng ano, SSS. Nasa charter yun ng SSS. Nevertheless, no, yung SSS at saka yung GSIS, pag nag-contribute ka, may mga responsibilidad yung SSS at saka GSIS. May yung mga administrative expenses nila at saka yung kanilang mga operational expenses. So yung administrative nila at saka operational expenses nila, binabayaran nila yan muna lahat. Okay? Ngayon, yung matitirang pera na hawak nila, yun yung ini-invest nila. Yun yung investable funds na tinutukoy ni Sandro Marcos. Okay? Yung ano, pension nyo, nanggagaling yun sa operational expenses. Nakatabi na yun. Hindi yun magiging part ng investable funds. So once na ikaw, mag-qualify ka sa ano, sa pension mo or sa mga benefits na nakalatag dito sa SSS at sa GSIS, you're going to receive it. Hindi yun i-invest. Ang ini-invest yung investable fund. At yung investable fund ay pera sa labas. Okay? Pera sa labas ng administrative and operational expenses nitong dalawang ahensya na ito. Okay? Both SSS and GSIS supports Maharlika Investment Fund. Okay? Why do I not hear cancel SSS or GSIS? Why are they taking this attitude na willing silang mag-dive in dito sa Maharlika Investment Fund? They are willing to take the risk. They are willing to take the risk. Now let's listen to SSS chief. Sabi ni Michael Regino, president ng Social Security System. In effect, the fund life of SSS to date is up to 2054 na. So rest assured that the funds are properly managed at ganun po kahaba ang ating fund life as of today. Yung contributions naman, kasi like any other government financial institution, hindi naman kami nagtatago ng ganung kalaking pera because we invest the money regularly. So ang arrangement po will be tranching. We will be releasing the funds in tranches. Releasing the funds to Maharlika Investment Fund, ayan. Ganun. And to whatever they need it for. Ganun. Pabor ang social security system sa sinusulong ng Maharlika Investment Fund ang panukalang naglalayong bumuo ng sovereign wealth fund para mapalago sa pamamagitan ng pag-iinvest sa iba't ibang bansa. Ayon kay SSS President Michael Regino, pinahaba na ang buhay ng kanilang pondo hanggang 2054 matapos ang pagpasa ng Social Security Law of 2018. Na nagmamandato ng pagtaas ng kontribusyon ng mga miyembrong ito. Pero hindi sinabi ni News 5 dyan. Yung Social Security Law of 2018 also allows SSS. It also allows SSS to invest. Ayan. So napalago nila yung pera nila ng bonggang-bongga. Napalago nila yung pera nila ng bonggang-bongga because they are investing it. So ngayon, itong dalawang to, go na go silang mag-invest. I still want to hear kung ano yung opinion nung land bank at saka nung ano, yung land bank at saka yung, ang pangalan nito? Yung land bank at saka yung ADB, DBP. Land bank at saka yung DBP. Kung ano yung ano nila, kung ano yung hanash nila dyan.
kung suportado ba nila o hindi. Okay. But anyway, I also would like to share to everyone this, the investable funds of GSIS, SSS, Land Bank, and DBP. Ayan. Kapakita natin ha. Ayan. Ito yung investable fund ng GSIS, SSS, at saka DBP. GSIS, I think this is as of this year, 1.3 trillion. SSS, 702.4 billion. Land Bank, 2.9 trillion. DBP, 1.15 trillion. Yan po yung investable funds nung ano na yan, nung apat na yan. Si GSIS at si SSS, they are very willing to dive in and take the risk dito sa Maharlika Investment Fund. They are very willing to do that. Now, yung sinasabi kong interview ni ano no, ni Vic Veloso, ni President Vic Veloso ng GSIS. Very very clear yung sinabi niya doon na yung Maharlika Investment Fund will allow the government to invest in projects that are nation building projects. May an example siya dun sa interview ni Karen Davila. Sabi niya, for example, agricultural investment, cold storage. If I want to do something like that because it is something that is necessary, dahil necessary yung magkaroon ka ng cold storage para sa mga farmers, ganyan. We will conduct a study, magkano magiging returns dyan, magkano magiging puhunan dyan. And if it's going to come back na kikita yung gobyerno doon, then the government will invest. Then the government will invest, di ba? So parang sinasabi niya dito, actually, yung Maharlika Investment Fund daw, ang primary intention niya is for it to generate wealth in order to invest in nation-building projects. And in return, kumita out of it as well. Ayun. Diba? So lumilinaw, diba? Lumilinaw yung intention nila dito sa Maharlika Investment Fund. Kumikita yung mga ano nila dito. So it is really investment management program na merong bias sa pagbubuo ng mga proyekto na mapapakinabangan ng lahat. So sabi nila, they are willing to invest in infrastructures, government projects, ganyan-ganyan, na magbibigay ng yield, nagbibigay ng kita. Ayun. So, ayan. So ngayon po, sana i-ano na natin, ibaon na natin sa sementeryo yung ano, hindi po sa pensyon nyo manggagaling. Sa contribution nyo, yes, yung contribution nyo, ini-invest yun. Pero pag pensyonado ka na, entitled ka na na ma-receive mo yung pension mo, or for example, yung sa SSS at saka, sa SSS at sa GSIS, di ba may iba-iba pang benepisyo yan, like funeral benefits, yung pagka nabuntis ka, yung mga ganon, tapos yung mga calamity loans, yung mga ganong eklat, di ba? So pag nag-qualify ka na dun sa mga ganong benepisyo, marireceive mo pa rin yun. Kasi part yun ng operational expenses, hindi yun part ng investable funds. Hindi yun part dito. So anong iniiyak ninyo? Hindi, walang impact sa inyo yun. Walang impact sa inyo yun bilang members at contributors. Di ba? Ayun. So, sana ilagay natin yung mga iyak natin sa tamang lalagyanan, 'di ba? E pagkatapos, ang problema, hindi naman tumatalino tong mga critics na to, paulit-ulit. Pero ano ah, napansin niyo, binabago-bago na nila ngayon yung criticism. Kasi nung una, 'di ba, hashtag hands off our pension. Tapos nung nabasag sila na hands off our pension, huwag galawin ang pension ninyo, ginagalaw na nga yan ngayon pa lang eh. Yung contribution ninyo ginagalaw na nga yan hanggang ngayon pa lang eh. Kasi 'di ba they do not make any difference doon sa contribution mo at saka doon sa pension mo. Parang
sa pakiwari kasi nila ganun eh, na parang pag nagbayad ka ng contribution mo, dapat hindi raw nila pinapakailaman yun. Eh nung nasunog sila, nung nalaman nila na sa charter pala ng SSS at saka GSIS, allowed naman pala itong dalawang GFIs na ito na galawin yung mga contributions ninyo para i-invest. So hindi nag-fly yung ganung argument. So sinabi na naman nila, hindi, baka magaya tayo sa ano, Malaysia. Ay hindi, walang tiwala kasi sa magmamanage ng Marlica Investment Fund, ganyan-ganyan. Eh nakakatawa rin kasi part ng board, si SSS, GSIS, Land Bank, at saka si DBP. Itong mga to, itong mga magbibigay ng seed money, sila rin yung miyembro ng board of directors. Eh ngayon pa nga, nagtitiwala ka na ini-invest nila eh. Diba? O pagkatapos pagdating sa Marlica Investment Fund, hindi ka magtitiwala. Diba? Anong ka-etchosan yan? Anong ka-etchosan yan? Ayun. Although merong dalawang independent director na aside from them, merong pang dalawang independent director which I believe is going to be chosen in a manner na katulad dun sa private corporation kasi they envision it to run as a private corporation. So, malamang susundin nun yung mga nomination procedures ng isang private corp. Ganyan. Ayun. But that is just that is just my assumption. Let's listen sa debate kung paano exactly gagawin yun. Kung ganun nga o hindi. Ganun. Pero, ibig sabihin, yung core, itong mga nagbigay ng pera, itong magbibigay ng mga initial investment, ito rin yung uupo sa board eh. Ano sinasabi nyo, di ba pagkakatiwalaan? Eh, ang tagal nyo nang nagtitiwala dyan, ilang beses na nagpalit ng presidente yung mga tao dyan. Di ba? So, ang daming etos. Ang daming etos. Parang feeling ko, yung parang ano, nagre-reklamo. Pero hindi naman naiintindihan yung mga ano, yung mga kaganapan dito sa SSS at saka sa GSIS at sa ibang government financial institution. Ayun. So yon. Now on our fourth topic, no, and I would like to highlight this dahil di ba may ugali sila na ano? May ugali sila na kapag ka may issue tayong lokal na merong na po pwede nilang i-amplify sa international community, dinadala nila yung issue doon, hoping na they're going to get a negative feedback. Well, that's my impression sometimes. Kasi parang feeling ko minsan, pagka merong issue sa Pilipinas, dadali nila sa international community. Tapos, alam mo yun, yung may pagka-malicious yung ano, may pagka-malicious yung magiging tanong, para bang they are waiting for the ano no, the international personality to say something bad about it. Ayan. But anyway, ito. So, si World Bank daw, sabi ni World Bank, they are more than happy to advise Marcos team on Maharlika Fund. Ayan. So, tinanong daw si Washington, si World Bank, from a journalist on the institution's view on the government's plan to create $250 billion wealth fund seeded by state-run banks and pension funds against bankruptcy and wider budget deficit and record debt. Ayan. So ito yung sagot ng World Bank. Sayang di sinabi ko sino nagtanong eh, no? Ayun. So ito yung sagot ng World Bank. Sabi, the World Bank has a lot of expertise in sovereign wealth funds, both of the kinds that have a big meta resource base that can use to invest, but also sovereign investment funds that basically try to track all investment in the country to channel investments into the country. Sabi ni Ralph Van Doorn, World Bank Senior Economist. Ayan. So sabi nila, hindi pa naman daw nila nakita yung shape ng batas. But the moment the government is asking for advice on best practices and design of sovereign wealth funds, we will be more than happy to give advice. Ayan. O, diba? Of course, syempre World Bank to, we expect that, ano, no, medyo receptive yan sa mga idea ng investment. Emeru, ganyan.
So yun, I am not so sure if you still remember. Pero naano ko yun, napansin ko yun eh. The meeting of the Philippines economic managers with World Bank few months ago, after nilang nag-meet, alam niyo pagbalik nila dito sa Pilipinas, nag-stabilize yung ano, nag-stabilize yung peso, tapos bumaba. Ayun. So parang feeling ko meron talaga silang ano, tapos yung ano doon, yung meeting nila doon, kasama doon si Lamentillo eh, si Yusek Lamentillo. So parang sinabi niya doon na nakipag-usap sila sa World Bank on things that can be done in order to manage yung pag-devaluate ng peso at saka paglakas ng dollar, ganyan-ganyan, MM. And then when they come back, nag-stabilize yung peso. So I can only assume na meron tayong magandang channel with World Bank. Remember when BBM was in I think it was the United Nations, no, yung summit, yung nasa New York si BBM, he was also able to meet with World Bank. Eh. So we have pretty much good channel, good relationship with World Bank. So ayun, so well, if they would be able to provide good inputs about the sovereign funds, edi okay, di ba? It's nice to hear that they would be happy to advise. Ayun, okay. So sabi ni, ayun, bago tayo mag-last topic, no? So sabi ni 30C, naaliw lang ako sa comment niya, support po natin Maharlika Fund, let's contribute. Bakla na yung mga contribute doon. Investable funds nga yung gagamitin. Hindi yan yung parang maghihingiin kayo ng pera sa mga tao pagkatapos yun yung i-invest sa ano. Diba? Hindi siya ganon, 30C. Ayan. Pero kung gusto mo, kung meron kang bilyong-bilyong pera at gusto mong ipangalan sa bansang Pilipinas, why not? Diba? Why not? Ayan. Kukunin nga siya from investable funds. So ibig sabihin, yung funds na yun, ginagamit talaga for investment. So anong problema nyo dun? Anong problema nyo dun? Dahil ba sa 125 million from GSIS, you think that is enough to ano, to put the entire pension program at risk? If your answer is yes, patunayan nyo sa Kongreso, 'di ba? I think yun yung mga bagay na kailangan natin pag-usapan. Ganun. Pag yung mga ano kasi, yung mga chika-chika kasi na parang wag gamitin yan, ganyan. Mag-contribute na lang kayo 31 million. I-divide niyo yung ano, i-divide yung 20 yung 250 billion sa 31 million. Ayan, tapos mag-contribute kayo para sa sovereign wealth fund. Look, ba't namin gagawin yun? Diba? Ba't namin gagawin yun? O pagkatapos pagkakumita, magka-contribute kami, tapos pagkakumita, tayong lahat. Diba? Pagkakumita para sa lahat, pero pagka-contribute kami lang. Diba? Diba mga etchosera? Ayun. So walang ganon, walang contribute 30C. Not unless meron ka suggestion na ibang source ng investment. Ayun. Meron ka bang ibang suggestion kung saan kukunin yung funds for the ano, seed money ng Maharlika Investment Fund? Ayun. Kasi parang logical eh. Investable funds siya. Ba't hindi pa nga yun yung gamitin mo? Eh, meron kang investable funds. Diba? Saan yung gustong kunin? Meron pa bang iba na mapagkukuhanan? Ayun. Tahimik si Lenny sa Sovereign Wealth Fund. Yung lawyer economist professor, tahimik dito. Bakit kaya? No. Ma, kailangan namin opinion mo. Labas mong pagka-economista mo, ma. Mama Lenny, it's your time to shine. Labas niyo ba yung pagka-economista ninyo? Ayan. Okay. Ayun. So, anyway, Lastly, ayan na.
So pag-usapan natin yung ano, pag-usapan natin yung ID, yung national ID. Mabilis na mabilis lang naman to. Yung sa national ID, kasi ilang beses na delay to eh. Ngayon, parang sinasabi nila dahil ano, dahil parang nagka-problema sa printing nitong ano, nitong Philsys ID. Dahil nagkaroon ng problema sa printing ng ano, Philsys ID, na delay siya. I think medyo ano na sila, no? Medyo parang may mga printing na nagaganap ngayon, pero as in ipiprint mo lang sa papel. Ganon, yun yung problema. Pero, I think, well, acceptable na daw yun kapag ka meron ka, kasi parang mapiprint siya sa papel, tapos pwede mo siyang gamitin temporary Philsys ID. Ngayon, you know, just to give you an ano, just to jog your memory, kung gaano ka-importante yung Philsys ID. Yung Philsys ID kasi, pagka nagpunta ka sa mga financial institution, tapos Philsys ID lang yung dala mo, it should allow you to do all your financial transaction na wala nang need for the financial institution na mag-ask pa ng additional ID. So pag pinresent mo yung Philsys ID, yun na yun, good na siya. Ganon. At hindi ka rin po pwedeng i-turn down ng mga financial institution sa mga transactions na gusto mong gawin kung meron ka ng Philsys ID. So very, very important yung Philsys ID. Isa sa mga layunin niyan is to capture majority part of the population na unbank, na hindi pa nakakakita ng banko, na hindi nagsisave or walang mga financial transactions. Ayan. Na wala pang mga financial transactions. Ayun. So yun, yun yung, ayan. So Ninong, lumalabas ang chat ni Kitty, ayan. So, ayan. So yun, ganon. Ngayon, nasabi nila dito, noong October, nag-start na daw mag-print. So yun yung good news doon. Ayun. Nagsa-start na raw sila mag-print, tapos na-address na daw yung issue. So, anong petsa na po? So, sana po dumating na po ito. Ganyan. Mga ilang taon na ba yung ID nyo ba? Uy, ma'am, kita screen sa messages. Oo, kinlose ko na, Kay. Ayan. So, yun. Anong, kumusta experience nyo sa Philsys? Ang tagal? Ayun. And ang daming projects ng gobyerno na mga kailangan ng Philsys ID. For example, yung sa pag-aayuda, yung sa mga, yan, sa mga financial transaction, sa, kasi it provide, ano, no, it can provide understand, ano, ease on facilitating yung mga legitimate na citizens. Ayan. If you are able to present your Philsys ID, di, kumbaga, malalaman natin na, ano, na ikaw ay legit na citizen ng Pilipinas. So maaano talaga natin. Makikita natin, malalaman natin agad kung ano yung mga entitlements mo. Of course, this is subject dun sa mga privacy and security, ganyan. May mga ganung mga considerations naman. Pero sana dumating na siya. Ayan. So maraming salamat po sa ating pangulo sa pagre-remind sa Philippine Statistics Authority at sa BSP na ilabas na yung ID namin. Ayan. Mag-iisang taon na raw kay Mark Enzo. Congratulations. Pagkatapos kay HMA. 2 years? Grabe! 2 years old na talaga? Wala pa rin? Ayun. Nasabi ni Shui, sasabay na lang daw sa senior citizen ID. Bad trip, di ba? Labas nyo na yung ID namin, please. Ayan. Di ba? Ayan, si No Sleep, sabi niya 8 months yung kanya. Actually, sa akin, kailan lang rin ako nag-walk-in eh, this year lang eh. Pero may ano na siguro, may mga 6 months na. Ganon. May mga 6 months na na ano. Sa true ma'am, pagkasabi ni PRRD for the people.
For the pila na ako agad ako. Ayan. Ayun. Kasi nung sa APRRD, nung in-announce niyan, Gina G talaga siya eh. Gina G siya. Tapos parang, ah, dapat ganito, by year, ano, meron na tayong na-print na 35 million ID. Ganyan, ganyan. Hanggang maging 71 million na daw by after 3 years or something like that. Pagkatapos hanggang sa maging 100%. Ganyan, ganyan. Tapos anong pecha na? Diba? So sana magano na, no? Mag-materialize na. Sana mag-materialize na. Ayan. Okay, anyway, maraming salamat sa pag-join sa Talk with Joey this evening. Ayan, at pasensya na sa mga bloopers ko. Ayan. But if you want to tambay and talk about politics and everything, do not forget to follow my TikTok account, Joey de Vivre 420 sa TikTok, and sa Facebook, Joey de Vivre at TLWJK. Ayan. Meron akong Facebook page, Joey de Vivre, at yung isa naman po ay TLWJK, TikTok Live with Joey and Coco. Kasama ko po dyan si Coco Locoy at ang ating mga TikTok barkada. Masaya dyan kasi interactive. If you wanted to say something, kung meron kang gustong i-share, pwede mong i-share dun sa ano, no? Pwede mong i-share doon sa live. Ayan. Kasi sa TikTok kasi, pwedeng umakit hanggang 6. So, pwede kayong magchikahan-chikahan doon. Ganyan-ganyan. Pagkatapos, sa comment section, yan, nakikipag-usap talaga kami. Ganyan-ganyan. Eme-eme. Tapos, ayun, may bardagulan din. Ganyan. May bardagulan din. But, it is, ano, no? It is bardagulan with respect. Ganyan. Kasi, intense talaga yung mga political discussion. But we, you know, as much as possible, we wanted to, ano, people get passionate about what they believe in. So, may mga mapapalitan talaga na matitindi in order to convince the other side dun sa kanyang mga punto para makita ng isang side yung punto niya or something like that. But, you know, ang requirement dun talaga is you really have to explain. Ayan. Kailangan ma-explain talaga. So, yun. So, dito, talagang, ano, nababardagol ng bonggang-bongga yung mga ano, yung mga nagsusloganeering, yung mga hands off our pension, ayan. Parang, what's hands off our pension? Eh, si SSS nga mismo, tsaka si GSIS mismo, ini-invest nila yung contribution mo. Pinagsasabi nyo dyan, ganun. Harapan talaga. Harapan talaga. So, ayun. So, maaliw kayo dyan if you wanted us to be your white noise, ganyan. Marami kaming ganyan eh, marami kang silent listener. So white noise nila kami habang nag-uusap-usap. Naaaliw daw sila sa bardagulan. So I hope to see you there. Ayan, sa ngalan po ni Mark Ramos, this is Joey de Vivre, and sa ngalan ng Team Mark Ramos Vlog, good evening and bye!